Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, nais ipabatid po sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang anumang luho o material na yaman sa mundo upang magkaroon ng tunay na kagalakan. Mas higit na kinalulugda ng Diyos ang mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. Yung taong sa Diyos ay umaasa. Yung taong sa Diyos kumakapit, hindi sa kaniyang sarili, hindi sa anumang material na bagay, hindi sa pera, hindi sa mga alahas, hindi sa bahay at lupa, hindi sa propesyon. Ang tunay na magbibigay kasiyahan, katuturan, at kasaysayan sa ating buhay ay isang puso na handang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga maliwanag nating narinig ang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang kalawang at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Mga kapatid kay Kristo, ang ibig nitong sabihin, hindi sa material na kayamanan nasusukat ang kagalakan at dangal ng isang tao. Ang nakalulungkot kasi sa ating lipunan sa kasalukuyan ay tila baga nakatutok tayo sa estado ng buhay ng isang tao. Di po ba't kapag mayaman ka, mas tinitingala ka? Kapag ka nasa pwesto ka, mas sinusunod ka ng karamihan. At kung mahirap o pobre ka lang, hindi ka binibigyang halaga. Mas hindi pinakikinggan ang tinig ng mga maliliit. Dahil minsan ang nakalulungkot, pera ang nagpapatakbo sa ating mga sistema. Kagaya nga ng sinabi, ang ganda no, ng verse before the gospel. Mapalad ang mga dukha na tanging sa Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Kaya nga ang Diyos ang takbuhan ng mga inaapi at ng mga mahihirap. At ito marahil karanasan ng karamihan sa atin. Di po ba't kapag walang-wala na tayo at sadsad na sadsad na ang ating buhay, kay Jesus Nazareno tayo tumatakbo at lumalapit. Ganitong pagkapit
ang nais ng Diyos sa atin, hindi lamang dahil may matindi tayong pangangailangan at may nais tayong hilingin sa Diyos, kung hindi dahil alam nating Siya lamang ang magbibigay katuturan sa ating buhay. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto nating kay Jesus Nazareno lumalapit at kumakapit. Kagaya nga po ng sinasabi lagi sa atin, ito ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, karanasan ng mga pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya, lalong-lalo na ang mga dukha, ang mga nagdadalamhati, ang mga inaalipusta, ang mga nagugutom, ang mga walang-wala, the lost, the last, and the least. Lahat po yan espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento. Iba't iba din ang ating kahinaan at kalakasan. Lahat tayo, iba-iba ang layunin, ang mga hamon at mga karanasan sa buhay. Gayunpaman, tayong lahat tinawag ni Jesus Nazareno upang makilala at maranasan ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na anumang gawin natin sa ating buhay, hindi tayo magiging masaya kung tanging pinaglalaanan natin ang mga material na kayamanan sa mundo. Ang tanging magbibigay kulay sa ating buhay ay ang ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos. Sabi nga nila, aanhin mo ang kayamanan sa mundong ito kung ang kaluluwa mo naman ay maghihirap sa impyerno dahil sa iyong pagiging ganid, sakim at makasarili. Kaya nga mahalaga, ipinapaalala lagi sa atin, magbahagi tayo, maging mabuti tayo, at maging mapagmahal tayo. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, tayo ay nag-iimpok at nag-iipon ng kayamanan sa langit. Tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno, ibinahagi niya ang lahat sa kaniyang buhay, pati sariling dugo, hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Lahat ng iyon inialay para sa atin upang sa gayon magkaroon ng kahulugan ang ating mga buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.